Habang pumipili ako ng kanyang mga kakanin, pansin kong basang-basa na ang kanyang braso. Ibig sabihin, pawis na ang kanyang katawan. Na kinipila man pod ni? Tag-20 gihapon. Sa edad ni Ate Dedeng at sa kanyang itsura ay hindi na dapat naglalako ng ganito. Huwag niyong kalimutan mag-thumbs up guys sa Pinirab YouTube channel natin at mag-subscribe kayo at hit the bell button please at tulungan niyo kaming ma-attain ang 10,000 subscribers. Please do follow us sa Facebook and follow us also sa TikTok page natin. Tulungan niyo kami guys na makita kami sa inyong mga friends, pamilya at kakilala niyo sa wall, sa FB at sa algorithm. Sa YouTube, maraming salamat sa inyong lahat. Habang naghahanap kami ng pagkainan sa makasandig, napansin ko si ate na naglalako ng kanyang mga kakanin. Hindi ko lang na-videohan kung paano niya nilalako ang kanyang mga kakanin. At nilapitan ko siya at tinanong dahil gusto kong malaman ang kalagayan ni Ate Dedeng sa kanyang paglalako. Ay ate, saan ay mong baligya ate? Pantik, din ka mandawi, dayon di ko, suman, ipanaga, sapin-sapin, una. Tagpila man ay mong suman? Tag-jis. Tag-jis. Tagpila man ay mong kwan, sapin-sapin? 20. Tag-20 ang sapin-sapin. Kanay mong biko? 20 gapon. 20 gapon. Ang kanay mong... Sa itaw na kanang pan? Panki. Panki? 20 po gihapon sa. 20 gihapon. Kini, yun sa may ngalan natin kini. Bingka Mandawi. Pila mo yung Bingka Mandawi. Habang pumipili ako ng kanyang mga kakanin, pansin kong basang-basa na ang kanyang braso. Ibig sabihin, pawis na ang kanyang katawan at lumabas na sa kanyang mga braso ang tubig. Bulanghoy. Na kinipila man pod ni? Tag-20 gihapon. Ana, so asa mong kagasuruyante sa ano para baligya? Opisina sa SWD, TESDA. Opisina sa SEC. May eskwilahan. Sa Pasio. Sa Liceo. Ah, sa Makasandig, Rigi ka, Pure Liga, suroy-suroy. Mabot po sa Liceo, sa opisina sa mga polis. Ma'am, mabot po ka sa opisina sa polis. Tagadiri mo na sa una, Makasandig ang mga polis. Ah, tagadiri na sa Makasandig sa una. Alam naman natin na ang Makasandig, Cagayan de Oro City, ay sobrang lawak at malaking barangay. At imagine, naglalako ka na isang ice bucket. Okay lang kung bata ka pa. Pero sa edad ni Ate Dedeng ay tila mahirap na tong gawin. Pero alam ko na ginagawa niya to para sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Sa edad ni Ate Dedeng at sa kanyang itsura, ay hindi na dapat naglalako ng ganito. Wala akong magawa dahil hindi ako ganyan kayaman para magbigay sa kanya ng magandang buhay. At ito lang ang naibigay ko sa kanya. Ang pagtulong na maibenta online. Kaya tulungan niya ako guys na maibenta ang mga kakanin ni Ate Dedeng. Kung sinong may gustong mag-order sa kanya, especially sa Makasandig area at sa kalapit barangay ng Makasandig. Ito ang numero niya. 0997-906-8934. So in case guys, nga namo yung kinahanglanon guys nga mga ano sana. Bingka na kung anak na magluto. Ah, okay. Bingka nga init. Kinukuha ni Nanay Dedeng ang kanyang telepono para magbigay ng kanyang numero. Paglabas nito, halatang nahihirapan siyang makita ang mga keys sa kanyang cellphone. At kung kaya, tinulungan ko na lang siyang hanapin ang kanyang cellphone number.
Okay. Ako kami mo rin sa akong ang number 7. Ayan. Sige, so kung kamo nga gapangita mga kakanin, suroy lang mo diri sa makasandig. Makita ninyo si Nanay Diding or diri din siya diretsyo. Sige, numero ni mo, Nay. Sige. Katong numero nga dili pang swertres, ha? Numero nga dili pang luto, but numero ni Nanay Diting. Abi ako okay. Okay, Nanay Diding TM, tanawa guys, so naro. Pangitao na to iyang number. Contacts. Nanay TM, kini Nanay TM. Ayan, kini guys, naro guys, so 0997-906-8934. Tulungan natin si Ate Dedeng na makaahon din sa hirap sa maliit na tulong natin sa pagbili ng kanyang kakanin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi biro ang ginagawa ni Ate Dedeng. Maraming risk sa daan, especially hindi siya nakapag-mask. Risk sa alikabok at dumi na palutang-lutang sa mga daan. Sa init ng panahon ay hindi dapat sa mga may edad na katulad ni Ate Dedeng. Ayan, so tabangan na to si Nanay Diding nga mahalin. Sarala ko, yawat ka palit ko bugas eh. Oo, oh, yawat ka makapalit o bugas sa kakilo kada adlaw. Ayan, so sa'yo mamaingon sa itong mga future nga customer, Ate Dedeng? Sa'yo mamaingon sila nga itong mga watchers sa future customer. Invite sila nga magpalit. Ugasa dapit di po kumakakuan sa si mintigong na biya ugasa dapit na sila mag kinanglan ani diri magtagbo. At in fairness, ang kanyang binibenta ay hindi ka magsisisi dahil napakasarap ng kanyang mga kakanin. It's all for today, and I'm your host Efos. Good morning, CDO.